Part 26. Tita Mami! Niyakap siya ni Carlo na makarating ito sa gawin nila sa pinto. Kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang yakapin na lang ito. Gusto niyang kumuha ng lakas mula sa anak. Napagawi ang tingin niya kay Steven na seryosong nakatingin sa kanya. Kaya napaiwas na lamang siya ng tingin. Kanina pa po kita hinahanap, Tita Mami. Nagpunta kami ni Daddy sa room niyo. Pero wala po ata kayo kasi hindi niyo po binubuksan ang pinto. Nabaling ang tingin niya sa anak dahil sa sinabi nito. Nakatingin ito sa kanya. Kaya ngumiti siya dito at ginulo ang buhok. Wala si tita kanina. Lumabas ako eh. Napukunot ang noo ni Steven dahil doon. Ngayon sigurado na talaga siyang iniiwasan siya ng dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit. Alam niya sa sarili niya ang pananagutan niya sa Alaysa kung sakali mong mabuntis ito. Ngunit sa tuwing iniisip niya yon, ay napasok sa isip niya ang ina ni Carlo. Hindi niya ito magawang iwan-iwanan. Hindi niya maiwan ang nakaraan. Ganun po ba? Dito ka na po mag-dinner at matulog, tita. Tutal, uuwi na naman po tayo bukas eh. Para sabay-sabay na po tayo. Nawala ang ngiti na Alaysa dahil sa sinabi ni Carlo sa kanya na ikinapansin ni Steven kanina pa niya itong pinagmamasdan at binabantayan ang mga kilos nito. Carlo is right. Dito ka na matulog at kumain since kaming dalawa lang naman ang nandito. Biglang napatingin si Alaysa kay Steven dahil sa sinabi nito at pinangniitan niya to ng mga mata. Hanggang sabigan niya ito na masamang tingin at pinapahiwatig na humindi sa anak. Ngunit parang nawalang napansin si Steven. Bagkos nagkibit-balikat lang ito dito at ngumisi. I just go to the kitchen to cook our dinner. You know how to cook? Biglang sabi ni Alaysa na kinakagat niya sa dila niya. Hindi niya napansin na naibigkas niya ang dapat na iniisip niya lamang. Of course I can. Carlo loves my dish. I know you love it too. Inirapan niya lang si Steven dahil sa sinabi nito at tumingin kay Carlo na nakangiti sa kanya. Hindi niya rin mahindian ng anak. Ayaw niya na makita na nalulungkot ito. Okay, fine. I sleep here. But... Napatingin siya sandali kay Steven at tiningnan ito ng masama. I sleep beside you, Carlo. Kapag gawan, inginisian siya ni Steven na siyang ikinatuwa sa loob ng lalaki dahil nakikita niyang inis na inis sa kanya ang babae at nakakatuwa itong panuuring mainis. Okay, that's great, Tita Mami. Napailing na lang si Steven at tumuloy na sa kusina upang magluto. Samantalang hinila si Alaysa ni Carlo sa sala upang maglaro sila. Nalibang si Alaysa sa pakikipaglaro sa anak hanggang sa maalala niyang dahilan kung bakit siya naroroon. Carlo, wait me here. May tatanong lang ako sa daddy mo. Tumango lamang si Carlo kay Alaysa kaya dumiretso na siya sa kusina kung saan doon ay nagluluto si Steven. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita sa likuran nito. Sir? Tawag niya dito ngunit hindi siya sinasagot ni Steven. Sir? Ulit niya na may lakas na upang marinig nito ngunit napukunot ang noon niya nang hindi pa rin ito nalingon sa kanya kaya nainis na siya. Steven! Inis na tawag niya dito na ikinangisi ni Steven at humarap sa kanya. Gusto pa lang pangalan niyang itawag ko sa kanya. Are you saying something? Nang aasar niya sabi ni Steven sa kanya na ikinairap muli na Alaysa sa kanya. Kaya natawa si Steven na lalong ikinainis na Alaysa. Why? Miss mo ko agad? Pinanliitan ni Alaysa ng mata si Steven
dahil sa sinabi nito sa kanya. In your dreams, nasaan ang phone ko? I have to call someone. Naalis ang ngiti ni Steven sa labi dahil sa sinabi nito at napalitan ng kunot ng noo. Someone? Who someone? Paki mo ba? It's my privacy. Napakuyom ng kaymao si Steven dahil sa sinabi nito at muling humarap sa kanyang niluluto. Go to my room, nasa side table. Tumalikod agad sa Alaysa dahil sa sinabi nito at dumaretso sa kwarto ni Steven. Tutal alam niya yon. Hindi siya napansin ni Carlo dahil naglalaro ito ng mga laruan niya. Pagkabukas niya ng kwarto nito, ay nakita niya na maayos iyon at nakita niya agad ang cellphone niyang nakapatong. Kinuha niya to at dumaretso siya sa may terrace ng VIP room upang doon tawagan si Carla. Denial niyang number nito dahil hindi pwede na video call. Naisip niya na baka biglang pumuntang dalawa doon at makita pa si Carla. Mahirap na. Pagkadial niya ay isang ring pa lang isinagot na ito agad ni Carla. Mommy, I knew it. I knew it that you're gonna call me. Napangiti sa Alaysa dahil sa mabibiyong pagsasalita ng anak sa kabilang ninya. At alam niya nagtatatalon pa ito sa higaan niya sa sobrang tuwa. Ganoon kasing anak niya. Kilalang kilala niya si Carla. Hi anak! Sorry, Mommy didn't call you last night. Mommy got drunk, you know? Mommy, that's okay. I know naman na busy ka po. And just make sure that you are safe while you drink, okay? Mas napangiti sa Alaysa sa sinabi ng anak. Wala na talaga siyang may hiling sa anak niyang si Carla. Ang bait itong bata at matalino. Hindi siya yung tipo na kailangan pang palaging pagbilinan o pagsabihan dahil may sarili na itong pag-unawang parang si Carlo. I'm so lucky to have you, my Carla. Tell me, do you love Mommy? Of course I love you, Mommy. I really do. Ikaw lang pong gustong-gusto ko makasama. Kahit wala akong daddy, it's okay. Kasi ikaw nagsisilbing Mommy at daddy ko. Unti-unting nawala ang ngiti na Alaysa dahil sa sinabi ng anak. Kahit minsan, ay hindi nagtanong si Carla tungkol sa daddy nito. Iyon ang unang beses na nabanggit nitong tungkol sa ama. Hindi pa siya handa para pag-usapan nilang ganong uri ng bagay. Napansin ni Carla ang pananahimik ng ina sa kabilang ninya. I'm sorry, Mommy, for bringing up the topic about my dad. Last night, I think about him. What is he look like? What his name? His work? How did the two of you met? But don't worry, Mommy. Wala po kong balak na itanong sa'yo yun. O di kaya makita siya. Naisip ko lang po. I hope you don't get mad at me. Napapikit sa Alaysa dahil sa sinabi ng anak. Hindi niya inakala na mabilis na darating ang araw na yon. Ang araw na magtatanong sa kanya si Carla. Expected na niya na mangyayaring sandaling iyon. Pero hindi sa oras na yon mismo nakausap niya to. Kaso andyan na. She had no choice. She looks like you. Para kayong carbon copy, tanging ang kulay ng mata ko lamang ang nakuha mo sa akin, Carla. I'm sorry kung yan lang ang pwede kong sabihin, anak. Hindi pa handa si Mommy. It's okay, Mommy. I understand po. Masaya na po ako sa nalaman ko. At least may tsura na siya sa imagination ko. Napangiti ng mapait sa Alaysa at inibang usapan. Kamusta na nga pala si Nani Lucing at Tita Kerry mo? They are okay, Mommy. Natutulog na po sila. Pagod po kasi si Tita Kerry kanina. Sabi niya po marami siyang work na ginawa. Samantalang si Nanay naman po, pinagpahinga ko na rin po para maagang makatulog. While me, I'm waiting for your call.
Napatango naman si Alaysada sa sinabi nito at nakalilimutan na niyang tawagan si Kerry. Naiwan dito lahat ng trabaho niya, ang dalagang kasosyo niya sa negosyo at pinakapinagkakatiwalaan niya para dito sa panandalian niyang pagkawala. Tell Tita Kerry that I'll call her tomorrow at sabihin kay nanay na huwag magpapakapagod, okay? While you sleep na, okay? Tulog na pala sila dyan. Yes po, Mami. I'm so happy that you called me. Miss na miss na po kita. I miss you too. Behave, okay? I love you. Good night. Yes po, Mami. I love you too. Good night po. Binaba na ni Carla ang tawag. Samantalang sa Alaysa naman ay nakangiting tinignan ang phone. Namimiss na niya ang anak. I love you and good night, ha? Agad na napatingin si Alaysa sa likuran niya dahil sa nagsalita at nakita niya doon si Steven na masama ang tingin sa kanya habang nakatayo. Steven, ikaw pala. Kanina ka pa dyan? Kinakabahang sabi ni Alaysa dahil hindi niya alam baka narinig nitong usapan nila ng anak niya tungkol sa mukha nito. Not really. Sakto, doon sa I love you at goodnight mo. Sino yun? Matigas at huling pahabol ni Steven sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa sinabi nito. Ang akala niya talaga mauhuli na siya. Ano naman sa'yo? Bahala ka nga dyan? Inirapan niya ito at naglakad na siya paalis doon. Ngunit nagulat siya nang hawakan siya sa braso ni Steven upang pigilan. Stay here and answer my question. Who is that? Napukunot ang noon ni Alaysa dahil sa paraan ng pananalita ni Steven para siyang papatay sa itsura nito. Ang higpit pa ng pagkakakapit sa kanya. Aray! Nasasaktan ako, Steven! Sabi niya dito, ngunit hindi siya nito pinansin. Tell me, who is it? Muling sabi nito, ano bang pakialam mo? Pitawan mo ako, nasasaktan na ako! Mukhang natauhan si Steven sa pagsigaw pabalik ni Alaysa. Kaya napatingin siya sa kamay niya na hawak-hawak ang braso nito. Napabitaw si Steven sa braso niya. Pero muli siyang tumingin sa mata ni Alaysa at tiningnan siya ng masama. Tell me, who's that guy? She's not a guy. She's a girl. A girl, okay? Muling sabi ni Alaysa na hawak ang braso niya. Hindi niya maintindihan si Steven. Bakit bigla ito naging ganun? I don't believe it. Who is it? Ano bang pakaalam mo? Sino ka ba? Who are me? I own you, Vivian. I marked you last night. Look at your neck. Napakunot pang noon ni Alaysa dahil sa huling sinabi. Pero maya-maya'y nanlaki na rin ang mata niga na magets iyon. Agad siyang pumunta sa may glass door at tiningnan ang leeg niya. Nakakita siya roon ng mapula. What the? What did you do? Sigaw na sabi niya dito at namumula dahil sa kahihigan. Litaw na litaw at kitang-kita pa naman ito. Alam niya na matatagalan bago yun mawala sa leeg niya. I own you, Vivian. So who's that guy? Kalmadong sabi nito na siyang ikinainis na Alaysa. Hindi na niya matiis ang lalaki. Hindi mo ako pag-aari. Kasasabi ko lang sa'yo na kailanman hindi ako makakapasok sa mundo mo, Steven. And it's a girl, not a guy. I don't believe you, Vivian. And if I say, akin ka, akin ka. No one can change that, even you. Nakangising sabi nito sa kanya na ikinabugan ng hangin na Alaysa. Namumuro na sa kanya ang lalaki. Hindi na niya maintindihan ang sarili. Para siyang sasabog sa pagkainis. You don't believe me, ha? Then believe this. See this.
Ipinakita ni Alyssa ang recent call niya at nakasulat doon ang pangalan na Carla. Napakunot ang noo ni Steven dahil doon. Tatawagan ni Alyssa si Carla upang maniwala si Steven. Ipaparinig niya lamang ang boses nito para na rin malaman ni Steven na may anak na siya. Ang hindi lamang nito alam na siya ang ama. Kitang-kita ni Steven kung paano pindutin na Alyssa ang call button at ni loudspeaker. Hello, Mommy? Is there something wrong? Biglang nangibabaw ang boses ni Carla sa pagitan nilang dalawa. Samantalang si Steven ay parang binuhusan na malamig na tubig dahil sa narinig niya sa telepono. Nothing, my daughter. Mommy just miss you. That's why I call you. Sabi ni Alyssa habang nakatingin kay Steven. Kitang-kita niya ang pagkagulat sa mukha ng lalaki. Samantalang siya naman, sa hindi malamang dahilan inaiiyak na naman siya. Siguro dahil iyon ang unang boses na ipinarinig ni Alyssa, ang boses ng anak sa ama nito. Nagiging emosyonal siya, lalo pa, at alam niya sa sarili niya. Unti-unti na nagkakapuwang si Steven sa puso niya. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako makakapasok sa buhay mo. I'm already had a child, my daughter Carla. And yes, I'm a single mom. Just like you're a single dad, right? We have a different world, Steven. Kaya kailanman, hindi magtatagpo yun. Pagkasabi niya noon, ay iniwan na niya si Steven doon at hindi niya napigilan ang luhang tumulo sa mata niya. Ngunit ang luhang tumutulo ay muling natigil na may magsalita. You have a daughter, Tita Mommy? Nanigas sa kinatatayuan si Alyssa dahil sa narinig niya. Pagtingin niya sa harapan ay andoon si Carlo at malungkot ang nakatingin sa kanya. Maging si Steven ay nagulat na napatingin sa likuran. Mas lalong tumulo ang luha ni Alyssa dahil doon. Hindi na niya alam ang gagawin. Sinabi niya kay Steven na may anak na siya. Tapos narinig pa ng anak niya ang pag-uusap nila. Paano niya ito ipapaliwanag na maayos sa bata? Sa sobrang stress ni Alyssa at sa sobrang emosyon, ay muli na namang hinimatay ang dalaga. Pero this time ay naging mabilis si Steven at sinalo ito. Vivian! Tita Mommy! Pagdilat ng mga mata ni Alyssa ay sumalubong sa kanyang mukha ni Steven at Carlo na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Tita Mommy, are you okay now? Agad na pabangon si Alyssa mula sa pagkakahiga sa sala na siyang inalalayan naman agad ni Steven. I'm okay. What happened? Hirap pa na sabi na Alyssa na ikinatingin na mag-ama. Si Carlo ang sumagot dahil alam niya na walang balak na magsalita ang mag-ama. Andoon na si Carlo magmula nung sumabat si Steven pagkatapos ang tawag ni Alyssa. Nagtaka kasi si Carlo na ang tagal bumalik ng dalawa kaya sumunod siya dito at doon ngayon naabutan niya ang dalawa hanggang sa hindi na niya napigilan ang nakinig siya sa usapang matatanda. Although alam niya na bawal makinig sa usapan ng mga ito, ngunit hindi niya napigilan, lalo na at tungkol iyon kay Alyssa. You pass out again, Tita Mommy. Napaisip si Alyssa dahil sa sinabi ni Carlo at agad na nanlaki ang mata. Pagkatapos inapatingin sa mag-ama at muling umiwas. Dahil alam na ng dalawang tungkol sa kakambal ni Carlo. Ang kaibahan lang ay ang nasa isip ng mga ito ay anak niya sa ibang tao si Carla. Tita Mommy, is it true that you have a daughter? Napatingin si Alyssa kay Carlo na magsalita ito.
Hindi niya inaasahan ang pagiging diretso ng anak sa pagtatanong nito sa kanya. Kaya napayuko na lamang siya at tumango. Yes, it's true. Her name is Carla. She's 5 years old, just like you. That is the reason why it easy for you to get along with my son. Napaangat ang tingin niya kay Steven at nagdaman dalawang pares sa mga mata nila. Kita niya mas lalong pagkawalang buhay sa mga mata nito. Hindi tulad kanina na nag-aalala iyon. Nakipagtitigan siya dito dahil na rin sa kagustuhan niyang mas maniwala ito sa katotohanan. Gusto niya na mawala ang nararamdaman niya sa lalaki para sa kabubuti ng lahat. Yes, the first time I saw him, naalala ko agad si Carla dahil parehong-pareho sila. Pareho sila ng edad. Sabi nito na hindi sinisirang pakikipagtitigan sa lalaki. Is that the reason why you can't accept my dad? Napakurap siya nang marinig ang sinabi ni Carlo at napatingin dito na hindi makapaniwala. What? Nakikinig ka ba sa usapan namin matatanda, Carlo? Kinakabahan at utal niyang sabi. Ngunit tinapalan niya iyon sa pamamagitan ng paninermon sa anak. Nasa harapan niya lamang si Steven at tahimik na pinagmamasdan siya. Kaya mas lalo siyang kinakabahan doon. Natatakot siya na nababasa ng lalaking iniisip niya at malaman nitong buong katotohanan. Natatakot din siya na marinig nitong sobrang bilis sa tibok ng puso niya. I didn't mean to listen, Tita Mommy. But can you please answer my question? Daddy has a feeling for you. Don't you know that? Higit na mas kilala ni Carlo ang ama. Una pa lang ay alam na niya sa mga tinginan ng ama niya na mayroon itong nararamdaman kay Alyssa. Dahil nakikita niya ito sa office na panay ang tingin sa kanya. At kung minsan nga, itinititigan niya ito. Kaya hindi na nagulat pa si Steven at alam iyon ng anak. Wala namang kaso sa kanya yon. Mas ayos sa kanya na si Carlo na mismo nagsabi kaysa walang alam ang bata sa nangyayari sa buhay pag-ibig niya. Ayaw niya mapalayo ang loob sa kanya ng anak. Samantalang sa Alyssa naman ay napukunot ang noo dahil sa sinabi ni Carlo. Gusto niya matawa at mainis dahil doon. Lalo na at pati ang isip ng anak niya ganun ang iniisip sa kanila. Carlo, hindi magandang nakikinig sa usapan ng matatanda. Tandaan mo, okay? Pero sa sinabi mo, I don't think that the feelings are you talking about is true. You know nothing, Carlo, so stop. Enough! Nagulat sa Alyssa nang biglang sumigaw si Steven. Kaya napatingin siya dito na nagtataka. Nakikita niya rin ang galit sa mga mata nito. You don't have to say that to him, years old Vivian. He's only 5 and you're hurting his feelings. Napatingin si Alyssa sa sinabi ni Steven dahil tama ito. Hindi niya napigilan ang sarili at nakalimutan na bata ang kausap niya. Hindi basta-basta bata, kundi ang anak niya. Napayuko sa Alyssa at napahawak sa sariling mga kamay at pinaglaruan iyon. I'm sorry, Carlo. Nadala lang ako ng emosyon ko. Walang nakuhang sagot sa Alyssa kaya napatingin siya sa anak. Nagulat siya na makita itong nakayakap na sa ama at umiiyak. Parang biniyak ang puso niya sa dalawa. Dahil doon, mas lalo siyang nasaktan dahil siya ang dahilan kung bakit ito umiiyak. Carlo, nanginginig niyang sabi dahil naiiyak na siya nang pigilan siya ni Steven at matalim siyang tiningnan. That's it, Vivian! You hurt him! Mas mahalagang anak ko kaysa sa'yo. Kaya kung ano man ang nararamdaman ko sa'yo sa sinabi ko, kalimutan mo na. You are fired, Vivian. I let you stay in the company habang nag-iintay kami ng kapalit mo.
Mas lalong naktigilan si Alaysa dahil sa sinabi ng lalaki at hindi makapaniwalang tumingin kay Steven. What? Steven, no! You can't do this to me! Hindi ako tanga! Hindi ako aalis sa trabaho ko! Kakasimula ko pa lang nung isang araw, Steven! Tarantang sabi ni Alaysa na kulang na lang ay magmakaawa ito sa harapan ng lalaki at lumuhod. Ngunit tila parang bingi si Steven na pinapatahan ng anak. Anak, let's go to our room. Dadalhan na lang kita ng pagkain doon. Wait, Steven! Listen to me! Frustrated na sabi ni Alaysa. Ngunit muling hindi nakinig ang lalaki at binuhat lamang si Carlo at umalis sa harapan niya. Pagkatapos ay pumasok sa kwarto ng mga ito. At dito na po nagtatapos ang part 26 ng ating kwento. Halina at samahan niyo po ako sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.